Anghel, angel, ano ba ito? Taga saan ito? Ano ang trabaho o gawain o misyon nito? At bakit ba ito tinatawag na anghel? Sa tradisyonal na paniniwala, kung hindi ako nagkakamali, ay tagalangit ang mga ito. Sila ay mga espiritu. Sa mga akda naman at guhit ng sining ay inilalarawan ang mga ito na may mga pakpak at siyempre ay nakikita na lumilipad sa kalangitan, lalo na sa trono ng Maylalang. Ilang mahahalagang katanungan. Una, ang katawagang anghel ba ay eksklusibong tumutukoy sa mga espiritong tagalangit na kung tawagin ay mga espiritong tagapaglingkod? Hindi ba pwede na tawaging anghel din ang isang tao na kagaya natin? Bakit kapag may nagtuturo na di umano ay isang anghel ang kanilang leader ng pananampalataya, ay katakot-takot na pang-uuyam ang ipinupukol sa kanila? Parang ganito ang lilitaw sa mga asta nila. Bakit mo sinasabi na anghel ka? Tagalangit ka ba? Espiritu ka ba? Eh mas mataas pa ang naabot kong pinag-aralan sa iyo. Paano ka naging anghel? Yan, yung mga yan ang inaakala ko na gusto nilang sabihin. Sa panig naman ng isang bata, isang paslit, ay baka hanapan niya ng pakpak ang mga ngaral na iyon. Kasi iyon nga ang alam niya na isang anghel gaya ng nasabi na. Pangalawa, marapat ba na ang pagiging anghel ng isang mga ngaral ay maging isang controversial na issue pa? Dapat ba na ito ay pinagtatalunan pa? O ang mga pagtatalong ito ay bunga lamang ng hindi pagkaalam ng kahulugan ng salitang anghel kapag ginagamit sa Biblia? Balikan natin yung tanong na kapag anghel ba ay espiritu na lahat at tagalangit dapat? Siguro ay maganda na alamin muna ang kahulugan ng terminong anghel. Para sa akin ay mahalaga ito dahil sa meaning pa lang ay magkakaroon na tayo ng ideya kung ano ba talaga dapat ang isang anghel. Ayon sa Oxford Languages, angel, a spiritual being believed to act as an attendant, agent, or messenger of God. Mapapansin na ang isang ibinigay na kahulugan ng salitang anghel, liban sa attendant at agent, ay messenger of God. Sa Tagalog ay sugo ng Diyos. Totoo naman na ang mga spiritual being na anghel ay isinusugo talaga ng Diyos. Maraming banggit sa Biblia ng ganyang pangyayari. Matatandaan si Virgin Mary, nung siya ay nagdalang tao, dinalaw siya ng anghel. Si Daniel na propeta ay itinikom naman ng isang anghel ang bibig ng mga leon para hindi siya makain ng mga ito. Sina Shadrach, Mesach at Abednego ay ganun din. So walang issue rito. Ang problema ng iba ay bakit naman daw para sa iba, lalo na yung nagtuturo ng pagiging sugo ng mga ngaral nila, na isang tao sa kalagayan ay isang anghel daw. Kaya ang mahalagang tanong ngayon ay pwede rin ba na maging anghel ang isang tao at kailan ito pwedeng mangyari? May mga manunulat ba na nagsabi at nagpapatotoo tungkol dito? Mayroon. Magbigay tayo ng ilang halimbawa. Ang Webster's New International Dictionary ay may sinasabi, anghel, mula sa Latin, angelus, at sa Griego naman ay agelus, utusan, isang sugo ng Diyos, isang ministro o pastor ng iglesia sa Efeso. Maaaring mali ang pagkakabigkas ko ng mga terminolohiya, pero sa pakahulugan na ito ng diksyonaryo ay may ilang bagay na dapat mapansin. Una, hindi porke tinawag na anghel ay tagalangit. Ang Efeso ay nasa lupa at wala sa langit. Pangalawa, hindi porke tinawag na anghel ay espiritu ang kalagayan. Bakit? Sapagkat ang isang ministro o pastor ng iglesia ay tao ang kalagayan at hindi espiritu. Wala akong alam na pastor o ministro na espiritu ang kalagayan. Baka kayo ay meron. Pangatlo, kagaya sa pakahulugan ng Oxford, ay anghel ang tawag sa sugo ng Diyos. Siyempre, ang tanong ay bakit ganoon? Bakit kahit tao ang kalagayan ay tinatawag na anghel
at ang sugo ng Diyos ay tinatawag na anghel. May paliwanag dyan ang isang aklat katoliko na sinasabing sila ay tinatawag na mga anghel mula sa salitang Griego na nangangahulugang sugo. Ang salitang anghel sa makatwid ay hindi nagpapahayag ng kalagayan ng mga espiritong ito kundi manapay ng mga tungkulin. Ito pala ang dahilan. Ang terminong anghel pala ay hindi tumutukoy sa kalagayan kundi sa tungkulin. Kaya kung tawagin sila ay sugo. Kaya pala ang mga anghel na nasa luklukan ng Diyos ay tinatawag ding mga espiritong tagapaglingkod. Ang tungkulin nila ay tagapaglingkod kaya sila tinatawag na anghel. Ang katibayan pa na tungkulin ang tinutukoy ng salitang anghel ay ang kaugnay na paliwanag sa isa pang dictionary, mga anghel. Bukod dito na siyang pinakamataas na uring paggamit ng salitang anghel, matatagpuan nating ginagamit ang pariralang ito patungkol sa kanino mang sugo ng Diyos tulad ng mga propeta, mga saserdote at mga tagapamahala ng mga iglesyang Kristiyano. Ang tinutukoy siyempre ay mga tao na mangangaral, pastor kagaya ng nasabi na, libang ipagpilitan na yung propeta, saserdote, tagapamahala ng mga iglesia na binanggit ay mga espiritu ang kalagayan. Lilitaw ngayon na hindi pala dapat nagiging isyo ng relihiyon na pinagtatalunan pa ang pagiging anghel ng isang mangangaral kung siya naman ay sugo o isinugo ng Diyos. Kapag ito ay patuloy na tinutulan ng mga taong hindi ito matanggap dahil sa maling pagkaunawa sa terminong anghel, ay kailangan nilang patunayan na ang nangaral sa kanila ay isang espiritong tagalangit at hindi isang tao. Importante ito sapagkat baliwanag na nakalagay sa sagradong libro na paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo. Batay sa berso na ito ay marapat na sugo ang nangaral sa iyo. Kung tatanggapin mo na sugo ang nangaral sa iyo, ay tatanggapin mo na anghel siya na tagalupa sapagkat siya ay tao. Ang magiging tanong lamang, at ito dapat talaga ang isyo na pinagtatalunan, ay kung totoong sugo ng Diyos yung tagapangaral mo o baka naman iyan ay anghel nga subalit iba ang nagsugo at hindi ang tunay na Diyos. Bakit? Sapagkat hindi lang naman ang Diyos ang nagsusugo ng mangangaral niya, kundi maging si Satanas man na nagsusugo ng mga anghel niya para patuloy na mandaya at ibunid sa impyerno ang mga maaakit niya. Kung hindi mo naman tatanggapin na sugo ng Diyos ang nangaral sa iyo, ay tatanggapin mo na maling mangangaral ang nagturo sa iyo. Yan ba ang dahilan kaya ang simpleng kahulugan ng terminong anghel ay hindi mo natutunan? Hindi na ituro sa iyo? Paano pa kaya ang daan sa kaligtasan? Maaari ring sabihin ng iba na diksyonaryo lang naman at ilang autor ng aklat ang nagbigay ng kahulugan ng anghel bilang sugo o isinugo ng Diyos. Pero sa Biblia ay walang mababasa na tao na tinawag na anghel at kakabit nito ang kanyang tungkulin. Wala nga ba? Nalilimutan nila marahil ang naging patotoo ng Panginoong Hesus mismo tungkol kay Juan Bautista na sinasabi, at pagkaalis nila ay nagsimula si Jesus na magsalita sa karamihang tao tungkol kay Juan. Ano ang nilabas ninyo sa ilang upang makita? Isang tambubaga na pinapaspas ng hangin? Ano nga ang nilabas ninyo upang makita? Isang taubagang mahusay ang pananamit? Alam na ninyo na ang mga nagdadamit ng gayon ay nasa bahay ng hari. Kaya't ano ang nilabas ninyo upang makita? Isang propeta baga? Tunay, pinatototohanan ko sa inyo na mahigit pa sa isang propeta. Sapagkat siya ang binabanggit sa nasusulat, narito, sinugo ko ang aking anghel na magpapauna sa iyo upang ihanda ang iyong daraanan. Tinawag na anghel si Juan Bautista at walang magsasabi na siya ay hindi tao. Tinawag siya na anghel dahil sa tungkulin na ibinigay sa kanya, ang ihanda ang daraanan ni Jesus.
Tatanggihan ba nila ang katotohanan ito? Tinatanggihan nila mismo ang Panginoong Hesus at ang kanyang ebanghelyo.